Ano na naman yung pinangako mong salita sa anak mo? Nay, naaawa na ho ako sa anak ko. Kaya sinabi ko sa kanyang baka buhay ang ama niya. Magkaroon man lang ng kahit kaunting pag-asa si Isabel. Lalo mo lang ginugulo ang isip ng bata. Ilang beses mo nung pinatay at binuhay ang ama niya? Eh ano nga ang sasabihin ko sa kanya? Aayos ba ang buhay niya kapag sinabi ko sa kanyang sinumpa kaming mag-ina? Saan siya kukuha ng pag-asa kapag nalaman niya ang totoo? Paano nga? Paano mo tutuparin ang pangako mo sa bata? Kamusta, Iha? Okay lang po, Father Jess. Ilang araw na ka nang nakikita ang papunta-punta dito, ah. Lagi ka naman nag-iisa. May problema ka ba? Bakit po sila nagsisindi ng kandila dito, Father? Karaniwan, meron silang hinihiling o wish sa Panginoon. Natutupad po ba? Yung iba, oo. Oh, sagot ko na yan. Talaga po? Thank you po. You're welcome. Father, pwede po bang tatlo? Mukhang matindi yung inihiling mo, ah. Wini-wish ko po. Sana makita ko na po ang tatay ko. Sana pauwiin na po siya ng Diyos sa amin. Minsan po, sabi ni nanay, patay daw po ang tatay. Minsan naman daw po, buhay. Naguguluhan na po ako sa nanay ko. Alam niyo, Nay? Ang bait po ni Father Jess, eh. Doon ka na kaya tumira kay Father Jess? Pwede rin po. Isabel! Joke lang. Gusto ko nga po siyang makasama eh. Sana nga, naging tatay ko na siya. Total, father din naman po siya. Next time, Tatay Jess na ang itatawag ko sa kanya para mas totoo. Hindi pwede eh. Kasi pare yun. Eh, ano naman po kung pare? Kasi Isabel ang pare nakatalagang magsilbi sa Diyos. Pwede naman po yun ah. Nagsisilbi sa Diyos, tapos may pamilya. Kain. Nay, galit ka po ba sa akin? Hindi. Bakit? Kasi po, kanina, nung kinukwento ko po tungkol kay Father Jess, bigla ka pong umalis. Hindi kasi meron lang akong naalala na dapat kong gawin. Nay, bakit po ganun? Nahihilo po ako sa ugali niyo. Minsan po mabait kayo. Parang mahal na mahal niyo po ako. Minsan naman po, mainit masyado ang ulo niyo. Marami kasing iniisip ang nanay. Kung paano kumita ng pera, kung paano magpalaki ng anak ng maayos, kung paano kinabukasan mo. Akala ko po, bawal ako makipagkaibigan kay Father Jess. Nay, ang babait po ng mga pare, no? Sayang, kung ganun kababait ang mga tatay sa mundo, siguro, laging masaya ang mga anak. Osha, kung ano-ano nang pinagsasabi mo, anak, tulog ka na. Tulog na tayo. Jolene, umi na. Malulugi na ako sa kakabait sa overtime mo, ha? Kailangan po, Mami. Lumalaki na po ang gastos. Osha, ipagpabukas mo na yan. At mukhang masama ang panahon. Umuwi ka na. Huwag ka magpapabasa sa ulan, ha? At baka mapasma ka. Salamat po, Ma'am. Sige po. O kayo, magsiuwi na rin kayo. Bastos! Sorry! Kuldo, hindi ka naman sinasadya. Hindi sinasadya! Maghapon ako nagtrabaho sa pabrika! Mapapasma ako sa ginawa mo eh! Pasensya ka na, tinakda sa inyo. Halika na. Kumuha kong hawakan!
umalis ka sa harapan ko. Baka mahampas kita ng payo ko. Hindi na nga sinasadya. Sorry na. Pasensya na. Tapang. Miss! Ito ba pwede na to? Ha? To. Yeah. Oh! 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 Pwede ba to? Ha? Taga-Maynila si Jimmy, dating scholar ng kanyang amo. At ngayon nakatapos na, ay dito siya nadistino sa Santa Elena para asikasuhin ang pabrika. Mabait si Jimmy, masipag, pursigido sa buhay. Pursigido rin siya sa akin, kaya kahit pinipigilan ko ang sarili ko magmahal muli, ay unti-unti nang nahulog ang loob ko sa kanya. Natatakot pa rin ako sa sumpa ng pamilya ni Julio. Ayoko munang umasa na may kapupuntahan to. Ang alam ko lang, matapos ang mahigit 8 taon, naging masaya uli ang puso ko. Hindi mo pa ako lubos na kilala, Jimmy. Ilang buwan pa lang tayo magkakilala. Ba't pa ba dapat malaman? Ikaw may anak kasi sa Mel. Ako mayroon din. Tao. Mata. Hindi pa ako sigurado. Halos kasing edad na rin ni Isabel, pero alam mo kung tutuusin kapag nagkatuluhan tayo, di pareho na magkakabuong pamilya mga anak natin. Jimmy, marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Ano pa bang dapat malaman? Anak ko si Isabel sa isang pare. Pinalayas kami ng mga taong bayan sa Maricopa dahil kakabit daw kaming malas. Ano? Kaya mo yun? Choleng, sandali! Choleng! Sandali, sandali, sandali ka! Pwede ba, Jimmy? Hindi ako teenager na madadaan mo sa mga bola mo? Eh, hindi kita binubola. Mahal kita eh. Handa kitang pakasalan. Pati si Isabel, aakuin kong anak ko. Himang ka ba? Handa akong ibigay sa kanya ang apelyido ko. Anak ka? Nakikipaglagdi ka doon sa kalye? May naman. Kumakapagsalita naman kayo. Magpapakasal na kami ni Jimmy, Nay. Ano? At kailan mo balak sabihin sa akin yan? Eh, wala pa pong plano kung kailan. Meron pa raw siyang aayusin sa Maynila tungkol sa trabaho niya. Pero pagbalik niya, Nay, mamamanhika na siya. Paano si Isabel? Aakuin siya ni Jimmy. Nay, tapos na ang problema ko. Sasaya na ulit ang anak ko. Magkakaroon na ng tatay ang anak ko. Ba't niyo po ako pinag-absent? Anak, hindi ka absent. Suspended ka nga, di ba? Eh, ba't po tayo nandito? Eh, di naman po kayo dati nagdadasal. Di ba nga po, sabi ni Lola, takot po kayo sa simbahan? Hindi na ngayon, anak. Nandito tayo para magpasalamat. Isabel, nahanap ko na ang tatay mo. Hindi ito biro, anak. Totoong-totoo. Patay o buhay? Siyempre, buhay. At parating na siya. Sasalubungin natin siya mamaya sa istasyon ng bus. Talaga po? Oo. Oh. Oh, Sosoy! Oh, ayos. Kumusta mo ako sa nanay mo? Daan-daan, no? Andito si Jimmy? Margaret! Jimmy. Margaret! Eh, good morning po, Mr. Good morning. Kamusta ka na? Mabuti naman po. Magtatagal ka dito sa Maynila?
Sandali lang po ako at mamaya rin po ay luluwas na kami ng Santa Elena. Yeah, sige po, mauna na po ako at ayusin ko na yung trabaho. Sige. Akin eh. Oh, Richard! Kalimutan mo na si Jimmy. Kaya nga, inasahin ko sa Santa Elena para malayo sa'yo. Hindi ba noon pa, sinabi niya, ayaw niya sa'yo. Pasalamat ka nga. Hindi siya mapagsamantala. 300. O yung gata, iwalay niyo doon sa... Bakit ka naman nagmamadaling muwi sa Santa Elena? Gihelpin naman kasi ako doon eh. Pamamanhi ka na nga ako eh. Maswerte yung babae. Mahal mo siya. Oo. Sige po. Oh! Dahan-dahan, mabigat siya. Ito! Kuha sa bandang kanan, ha? Sige, baba mo na yan dyan. Sa tabi doon. Tulong! Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya! Bilisan niyo! O tara, anak. Punta na tayo sa istasyon ng bus. Tara. Kanina pa po tayong hapon dito, ba? Magagabi na. Wala pa rin. O ayan, may parating na bus. Sigurado nandiyan yung tatay mo. Santa Elena na! Santa Elena na! Baba na! Baba na! Bilis! 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 Manong? Manong? Meron pa hubang paparating na bus? Meron pa po, isa. Huling biyahe na po yun. Sige! Yeah. Nay? Nay, pangatlong bus na po ito, ah. Wala pa rin. Hindi, anak. May last trip pa. Mag-antay lang tayo. Andiyan yung last trip. Manong, may darating pa po bang bus? Last trip na po. Nay, akala ko po ba? Baka naatraso lang sa Maynila, anak. Darating yun bukas. Mag-aabang ulit tayo. Sabel! Sabel, sandali! Sabel! Siguro, nagsisinungaling na naman po kayo! Kunwari, may dadating dito na tatay! Ayaw ko na sa inyo! Si Jimmy ba ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan? Hindi kanya gusto. Pero Papa, scholar pa lang siya. May nararamdaman ako sa kanya. Tumatanda na ako. Gusto ko naman maranasan na mahalin. Baba, mamatay ako kapag hindi napunta sa akin si Jimmy. Malala ang sakit sa puso ng aking anak na si Margaret. Kaunting sama ng loob, naninikip ang dibdib. Siguro, kapag lumala ang kanyang sakit, maaari akong pumatay. Hindi ko kayo maintindihan. Lahat ng meron ka, lahat ng tinatamasa mo, nanggaling sa akin, hindi ba? Oo. Malaki pong utang na loob ko sa inyo. Dumito ka na muna, Jimmy. Habang nagpapagaling si Margaret. Meron mo naghihintay sa akin sa Santa Elena. Dumito ka! Sabel, buksan mo tong pinto! Sabel, ano ba? Kapag hindi mo tong binuksan, mawawa sa akin ko to! Sabel! Choling! Kaya nagkakaganyan yung anak mo eh, dahil dyan sa pananalita mo eh. Eh, nakakapikon niya eh!
Kung magtampo, kala mo kung sino. Eh, sinabi nang baka naatraso lang sa Maynila. Baka naaksidente. O baka may masamang nangyari. Bakit kasi hindi mo pa sabihin ang totoo sa bata eh? Nay. Nay, hindi pwede. Para hindi na magkuluhan ang isip ng anak mo. Nay, kung talagang mahal natin si Isabel, at kung gusto natin mapabuti ang buhay niya at ang tingin sa sarili niya, ibaon natin hanggang hukay ang totoo. Heals the brokenhearted and binds up their wounds. Great is our Lord and mighty and power. Salamat, Tito. Ang galing-galing talaga ng anak ko. Nakakainga na po ba kayo, Ma? May bisita po kasi kayo. Bisita? Sabi ni Lolo, yung love niyo daw po. Jimmy, akala ko umuwi ka na sa Santa Elena. Eh, pinagpaliba ko muna para kumustahin ka. Isabel! Isabel, anak! Isabel, may mapakilala ako sa'yo. Jimmy, siya si Isabel. Anak, siya ang tatay mo. Tayo na. Tay? Margaret, ayusin mo yung sarili mo, ha? Mama, si Jimmy. Bigla siyang umalis sa nalaman niyang wala ka. Hanapin mo naman siya! Itigil mo yung kahibangan mo, ha? Umalis na siya. Ibig sabihin, ayaw niya na. Bigyan mo naman ang kahiyahan ng sarili mo. Papakamatay ako. Lolo! Margaret! Ano ba nangyayari sa'yo? Ano nangyayari? Bakit kami nakakaganya? Tama na. Masarap po ba yung laeng? Ako po nagluto niyan. Oh, masarap na masarap. Aba, Sabel, kapag pala sa tatay mo, hindi pumapalya ang pot opo mo, ha? Siyempre po, tatay ko yan eh. Ito po, bukupay, tikman niyo po. Nako, eh paboritong-paborito ko itong bukupay. Ikaw din ba nagluto na to? Opo. Oh. Joke lang, hindi po. Pero pag-aaralan ko po magluto ng buko pie. Para sa inyo, Tay. Wow. Iba talaga yakap ng tatay. Simula sa araw na to, hindi na ako singaw. May tatay, may nanay, may lola. Kumpleto na ang pamilya ko. I love you, Tay. Love you, Nak. Nay, I love you. Thank you. Nandito na ang tatay ko. Welcome, anak. Mahal na mahal ka rin ng nanay. I love you. Jimmy, ano bang nangyari sa'yo sa Maynila? Bakit tagal mo nakabalik? Mahabang kwento. Jolly, pakasal na tayo. Kahit bukas, pumili tayo sa munisipyo. Sandali. Bakit parang nagmamadali ka? Jimmy? Anong problema? Si Mr. De Jose gustong pinipilit na pakasalan ko yung anak niya. De Jos? Oh, yung amo ko sa Maynila. Anong pangalan ng anak niya? Margaret De Jos. Ano?
Bakit ba? Chuleng! Bumalik ka na lang sa Maynila. Pakasalan mo na lang yung Margaret na yun. Teka, sandali. Hindi kita maintindihan eh. Tumakas nga ako sa kanila para ipaglabang ka ngayon pagtataboyin mo ako pabalik sa kanila. Kahit hindi kayo magpakasal, hindi na rin tayo magkakatuluyan. Dahil ayoko. Alam mo, yung paring minahal ko, si Julio de Dios, kuya siya ni Margaret. Magkapatid sila. Kung magkakatuluyan tayo, lalong lalaking kasalanan ko sa kanila. Chuleng, alam mo kalokohan yung sinasabi mo yun. Anong kinalaman ng pagmamahal natin sa kanila? Yan din ang sinabi ko noon kay Julio. Wala kaming pakialam sa mga taong masasaktan. Tignan mo. Tignan mo ang kinahantungan ng buhay namin, Isabel. Chuleng, nabibigla ka lang. Bukas mag-uusap tayo muli. Hindi na magbabagong isip ko, Jimmy. Patawarin mo ako. Kapag nagbagong isip mo, punta mo ako sa amin. Ihintayin kita, Jolie. Salot pala ang tinutukoy mong kasintahan, Jimmy. Hindi niyo ako mapipilit. Hindi ko gusto si Margaret! Alam mo ba kung bakit sila pinalayas sa Miracopa? Dahil nasunog ang kanilang bahay at marami ang nadamay. At alam mo ba kung sino ang nagpasunog sa bahay nila, Choleng? Isusumbong ko kayo sa otoridad. Baka hindi mo alam kung gaano katibay ang pader na babanggain mo, Jimmy. Kaya ko at pwede kong pasunog ulit ang bahay ni Choleng. Nay, nasaan na po si tatay? Alam niyo, Nay, napaginipan ko po, flower girl daw ako sa kasal niyo ni tatay. Ang ganda pa nga daw ng gown ko eh. Naka-makeup pa. Wala nang kasalan, anak. Wala ka na rin, ama. Kaya kalimutan mo na siya. Hindi totoo yan! Sabi niya, hindi na siya mawawala. Siguro pinaalis mo siya, no? Pinaalis mo ba ang tatay ko? Oo! Pinaalis ko siya dahil ikakasal na siya sa iba. Magkakaroon na siya ng sarili niyang pamilya at hindi tayo yon. Sinungaling! Ang sabi niya, buo na tayo. Mag-aaral pa nga ako magluto ng buko pa eh, para sa kanya eh. Dapat hindi mo siya pinaalis! Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya! Kapamilya on!